Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Kasama po natin ngayon ang mga pilgrims mula sa Diocese ng Bulacan. Ang una po ay ang grupo ni Father Roberto Mariano from the Parish, Cathedral, and Minor Basilica of Malolos, Bulacan. Ganon din po ang Bikarya ng San Miguel na binubuo ng mga parokya ng Sagrado Corazon de Jesus at Santissima Rosario. Sa pangunguna po ng kanilang pari, Father Jason Santos. Palakpakan po natin ang ating mga pilgrims ngayong umagang ito. Atin din po kayong wine-welcome sa ngalan ng mga paring tagapaglingkod dito sa Pambansang Dambana, dito po sa National Shrine of Saint Padre Pio. Kasama po ng mga intensyon nating lahat, atin pong espesyal na ipagdasal ang lahat ng mga may sakit na napakalapit kay Santo Padre Pio. At hilingin sa Diyos na pagalingin sila sa kanilang karamdaman, ganun din po ang ating pagdarasal sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang dalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Lestra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya at sa lupaing nasa palibot.
at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Lestra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya. "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Seyos si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lunsod ang templo ng Seyos, nang marinig ng sasordeto nito ang nangyari, nagdala siya sa pitong lungsod ng mga turong may kwintas, bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang makalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ang lumikha ng langit at sansinukog. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan. Samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
alat pagkukuro ni Jesus na ating dulo. Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalaala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabi po ng isang manunulat, we live in an age of unprecedented connectedness. Bunga nito, o bunga ng technological advances in the field of social communication, naging connected tayo instantly or mabilis ang ating connection, enabling us to have access to everyone and everything. Unlike in the 80s, in the 70s, tingnan ninyo noon kung paano kayo makipag-communicate sa inyong mga kapatid na nagpunta ng Saudi o sa inyong anak o nagpunta ng Amerika. Di ba noon ay sulat lang o tape recorder na buwan na bago ninyo mabasa dahil sa tagal ng Koreo. But now no more. Isang click lang, pwede nyo nang makausap. Kita nyo pa ang mukha at kita ninyo kung saan nandoon ang inyong mga mahal sa buhay na hindi ninyo kasama. Gusto ninyong malaman kung ano ang nangyayari sa inyong kaaway? Napakadali. Saan kayo pupunta? I-click lang nyo po ang kanyang FB page. O kung kayo naka-block, ang kanyang Instagram o ang kanyang Twitter, malalaman nyo kung ano ang nangyayari sa buhay niya. That's how technological advances in social communication connected us and changed our life. Tinatanong ninyo, kumusta na ang inyong ex sa mga kabataan o kayo rin? Hinahanap ninyo, ano na kayang nangyari sa kanya 20 years na kayo maghiwalay? Madali, buksan nyo lang ang kanyang Instagram account or ang kanyang TikTok account. Presto, alam nyo na kaagad kung ilan ang kanyang anak, ilan ang kanyang, nasaan na siya ngayon, saan na siya nagtatrabaho. Gusto niyong ma-monitor ang kabit ng inyong asawa? Madali. I-change niyo ang setting ng kanyang phone. Alam niyo kung saan siya nagpupunta. Ano,
at alam niyo rin kung sino ang kanyang pinupuntahan. Siyempre, bawal yan, no? Pero, that's how social communication or advances in social communication change us. But ironically, kung gaano tayo kinunek nitong advances in social communication, ganun din tayo pinaghiwa-hiwalay nito. Ang akala natin, when we have these gadgets, when we have this social platform to connect ourselves, lalong pinaglayo tayo nito. Sapagkat, hindi tayo nagkaroon o hindi tayo nagkakaroon ng genuine social communication sa tuwing tayo ay i-abuse ang paggamit nito. Yung personal relationship natin na akala natin ay genuine, pinapalitan natin ng pamamaraang hindi na isasaalang-alang ang iba. Tingnan ninyo, kapag kayo'y kumakain o nagsasalo-salo, yung anak ninyo nagsa-cellphone, di ba, very nakaka-offend, no? Kinakausap ninyo, may kausap doon sa FB, tika lang, mami, or tika lang, daddy, kung ano na yung pinipindot. Samantalang, that is time for you as a family. Yung we, nagiging I. Iniimbitahan ninyo na sumama sa inyo para mag-dinner dahil birthday ng isa sa inyo o sa isa sa miyembro ng pamilya, nagmo-Mobile Legends o nag-YouTube o nag-TikTok, no? Ayaw sumama. Ganito natin naaabuso itong maganda sanang itong produkto ng advances in social communication. We become disconnected with each other because of our abuse para gamitin ito. Kung ganito ang ginagawa ng social media, the worst thing is it distracts us from the one primary and vital connection ng ating buhay. Walang iba yung buhay natin sa ating Panginoong Jesus. Yung tunay na puno, tunay na vine na siyang dapat nating kinakapitan. Dahil sa social communication o sa pag-abuso natin sa paggamit ng iba't ibang social media platforms, na-distract tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Pilit na pinapalitan nito ang dapat sana ay koneksyon natin sa Diyos at sa kapwa. Pagising sa umaga, ano kaagad ang inyong ginagawa? Binubuksan ang inyong Facebook account sa halip na magdasal. Tinitingnan ang notification sa Instagram, sa Twitter account, ano ang bagong viral sa TikTok na pwede niyong pagkaaliwan sa halip na magdasal. Dahil sa mga ito, nagkakaroon tayo ng disconnection sa ating Panginoong Jesus. Yan ay bunga ng ating pag-abuso sa isa sanang magandang regalo ng Diyos para sa atin upang magkaroon tayo ng genuine relationship. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa mundong ito na disconnected kay Jesus. We need to be connected with Him and with each other. To a certain extent, bago naging connected si Saint Paul sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus, siya muna ay disconnected dahil siya ay tagapag-usig ng mga Kristiyano, na mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Pinapapatay niya ang mga ito. Pero nung makilala niya ang ating Panginoong Jesus, nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay, nakonek siya sa mga apostoles at naging daan para sa kanyang conversion. Yun ang nagagawa ng pag-ibig
at pagiging connected sa ating Panginoon na siyang laman ng ating mabuting balita. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pagsunod sa Kanyang utos ay magdadala sa atin sa Diyos Ama. At ang susi para tayo ay maging connected ay walang iba kundi ang pag-ibig. Mahirap sundan ang 10 utos at tupadin ito kung wala tayong pagmamahal. At ang pundasyon ng pagmamahal na yan ay yung ating connection with Jesus. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, lagi nating tatandaan ang sinasabi ng marami na dalubhasa sa paggamit ng social communication. May pangaral ang ating inang simbahan tungkol dyan. Huwag nating abusuhin ito. Gamitin natin ito in favor of strengthening our love for Jesus in order to follow His will. Bilang mga binyagan at tagapaniwala o naniniwala sa Kanyang muling pagkabuhay, may demand po ang pagiging Kristiyano. Ang magmahal ng katulad ni Jesus hanggang sa mapako sa krus at mamatay dito, at ang sumunod sa 10 utos na Kanyang ipinagkakatiwala sa atin, at yan ay mangyayari at magiging posible lamang kung palalakasin natin ang pakikipagrelasyon sa Kanya na nagsisimula sa pamamagitan ng connection sa Kanya. At ang connection na yan, ang pundasyon ay walang iba kundi ang pagmamahal. Sikapin natin mga kapatid araw-araw, lalagi tayong connected kay Jesus. Bago natin unahin ang ating Facebook accounts, bago natin tingnan ang ating Twitter accounts, o bago natin silipin ang bagong viral sa TikTok, unahin muna natin ang napakahalagang connection natin sa Panginoon upang mas maging mapalalim pa ang ating pagmamahal sa Kanya at matupad natin ang pagsunod sa Kanyang utos na mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo.
sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipamahagi ang kaligtasan.
langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Nang Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansandambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang sa pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalahatan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghig banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bubibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ika-apat ng Mayo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga at sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama po ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod po misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Binabati po natin at ipinagdarasal ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong umagang ito.
lalo na po yung aming elder sister, Ate Marilu Andal Perilla. Happy birthday po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at manunubos.